Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan, mga kampong isla na hawak ng Pilipinas sa West Philippine Sea ay upgrade na. Pero bago tayo magpatuloy, huwag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Ang Pilipinas ay mag-a-upgrade ng mga outpost sa mga katubigan sa baybay nito at kukuha ng mas maraming barko, sinabi ng hepe ng militar nitong Lunes. Fortifying Sierra Madre. What we are actually trying to do is that we are making these features more habitable for our troops. Kasi may mga tropa po tayo dyan, may mga marines tayo dyan sa area na yan. At kanina, na-brief na namin ang ating Pangulo na may mga structures na po tayo doon, mga cement structures, mga quarters, living quarters, mga gano'n. Pero ang liliit, mga liliit po, medyo kailangan natin na dagdagan pa itong mga ito. Just to make it livable and habitable. Kaya kasi napakahirap po ng condition ng mga tropa natin dito sa mga features na ito. Nakita ko po mismo, no? Nung napunta po ako sa ating BRP Sierra Madre na nasa Ayutan Show, napakahirap ng condition ng living conditions ng ating mga sundalo doon. Kawawa-kawawa po sila. Pinakita nila yung video kung may bagyo dun sa lugar nila. Ay talagang tagus-tagus po yung tubig, yung ulan, yung hangin. Dahil butas-butas na po yung ating barko doon. The same is true with our other features. We only have very small facilities that we need to really improve on so that our soldiers and then hopefully later on, na magkaroon ng mga komunidad dito, they would be able to survive the harsh conditions that they face out there. We will also focus on developing the islands or the other features that we are occupying. For instance, Pag-asa, Lawa, you know, and the other features that we are occupying. Well, we're trying to improve all. Yes, lahat na mga, especially mga islands na na-occupy natin. Tuloy-tuloy naman po yung ginagawa natin pag-development. Habang ang bansa ay naglalayong itulak laban sa lumalaking paninindigan ng China sa pinagtatalunang West Philippine Sea, ang Pilipinas at China ay may mahabang kasaysayan ng maritime territorial dispute sa daluyan ng tubig, ngunit ang relasyon ay lumala kamakailan dahil sa serya ng mga insidente na kinasasangkutan ng mga sasakyang pandagat mula sa dalawang bansa, sinabi ng hepe ng militar ng Pilipinas na si General Romeo Bronner. Nabubuin ng bansa ang mga isla at iba pang tampok na hawak nito. Ang Pilipinas ay may mga outpost sa siyam na bahura at isla sa Spratly Islands na matatagpuan sa West Philippine Sea. Sinabi ni Bronner na ang mga isla ng Thito at Nuncheon ay kabilang sa kung saan mapapabuti ang mga pasilidad sa pag-install ng mga desalination machine at kagamitan sa komunikasyon. Ang plano, gayunpaman, ay hindi kasama ang pagpapatibay sa Sierra Madre. Sabi ni Bronner, makakakuha din ang Pilipinas ng mas maraming barko, mas maraming sasakyang panghimpapawid, at radar, sabi ni Bronner, bilang bahagi ng isang modest modernization program na nagsimula mahigit isang dekada na ang nakararaan. Inaangkin ng China ang halos buong West Philippine Sea at hindi pinansin ang desisyon ng International Tribunal na walang legal na batayan ang mga pahayag nito. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang pamunuan ng Armed Forces of the Philippines na muling i-configure ang diskarte nito sa pagharap sa iba't ibang mga banta na grupo upang maging mas epektibo. Sabi ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr., ang AFP ay humaharap sa iba't ibang banta, kabilang ang mga rebelding komunista, terorista, at ang hidwaan sa China sa West Philippine Sea, ngunit sinabi niya na hindi nagbigay ng partikular na utos si Marcos hinggil sa West Philippine Sea para hindi ma-micromanage ang militar. Last week, I updated the President on the security threats that we are facing in the country. And when I mentioned to the President last week that we were going to have our command conference this week, siya na po mismo ang nagsabi that he wants to attend the command conference of the Armed Forces of the Philippines. And he wanted to give his guidance
to our commanders from the field. Because kasi po, ngayong araw na ito, the attendees for the AFP Command Conference are all the commanders in the field, from the unified commanders, the division commanders, our naval commanders, and even our Air Force commanders. Kompleto, nandito lahat. Not only the commanders, but also the joint staff are here, and the commanders of the AFP wide support units. So halos lahat po ng mga key leaders ng Armed Forces of the Philippines ay nandito ngayong umaga, nandito kaninang umaga, and they all listened to the presentations that were given, and finally, we listened to the guidance of the President. And for his guidance, ang nabanggit po ng ating Pangulo is that just like with the past announcements that he made during his speeches, he said that we needed to reconfigure our approaches to dealing with the different threat groups. We need to deal with the communist terrorist groups, the local terrorist groups, threats that we are facing in the West Philippine Sea, and of course, yung pong mga natural disasters. All of this, lahat po ng mga threats na ito ay siyang nagbibigay ng challenge sa ating Armed Forces of the Philippines. At nabanggit po ng ating Pangulo that we have to think of new ways of dealing with them, innovative ways. That is why we have to really make sure that we study all of this things very carefully so that we come up with the necessary solutions. And he also mentioned that when dealing with these threats, it is not enough that we deal it by ourselves, no? Na tayo na. Kailangan po natin ng tulong ng ating mamamayan, invoking the whole of nation approach. Hindi lang po gobyerno ang magtatrabaho ito, but even our citizens, and most especially, our President mentioned that we also have to gain the support of our international allies and partners. Countries that are like-minded with us. So kailangan din po natin na magtulungan sa mga pagharap sa mga problema ito. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video. Para naman sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.